Obsem! Obsem! Nagulat ako dun ah. Nakita ko sa screen. At ito. Oo nga eh. Lalo ako nagmumukhang mapayat naman na nagtabi tayo. Pero ito nga mga katambay, next gen laban sa ating 4 better esports. Best of 3 series tayo mga Sir Chip. This is the game number 1. Nahinaan niya ito. And as you can see mga kabigan, banning Popol and Koopa ng ating next gen sa matalab for better esports, banning.eb. Yes, grabe. They can ban Link mga kaibigan as early as now. Or, dako, bagay first pick naman dito ang ating next gen. So, they're aiming to get that Link. Pwede hindi sila mag-ban. But Jawhead ban for next gen mga kaibigan para sa kanilang second ban. Sa matalab for better esports, second ban nila dito mga kaibigan. Who it would be, let's see. They're taking so much time mga kaibigan and banning. Well, okay din yan. Siyempre mga kaibigan, at may nagbigay nga ng stars. Ang comment section. Benedetta ban for better esports. Samantala, Link is open. Selena as well. They can take that Link or Selena. But Lunox ang naging first choice ng ating next gen. Samantala, first two pick for better esports. So let's see mga kaibigan kung sino nga ba ang kanila magiging choice para sa kanilang first two pick. Well, they can get Link and Selena as well. Nako, medyo ano ah. Uy, Matilda nga pala, naka-open. Hindi ko napansin mga Sir Chip. At nako, that's a very good pick for the side of better esports together with Paquito. Nako. At nako, sisilip tayo sa ating comment section. At eto, tayo sa ating comment section mga katambay. Teka lang. Sisilipin natin yung mga katambay, may nagbigay nga ng stars. Wait lang mga katambay. Medyo alam nyo naman, medyo slow motion cellphone natin mga katambay. Samantala, Xbox pick para sa ating next gen together ng ating Link. There you go, Link pick para sa ating next gen. At eto nga, nagbigay ng 300 stars si Biko Boy Guzman. Yo, shoutout sa'yo, maraming maraming salamat sa 300 stars. At kay Johan John Spelenski Yamot, nagbigay siya ng 100 stars. Miss you mga yao. Sabi niya rito, miss you too. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa ating tambayan. At syempre, shoutout din sa lahat ng ating mga viewers dyan. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Please like, share, and follow po ang page ng Tambay TV para syempre, sama-sama nating maabot ang ating road to 100K. Yes! At eto nga mga kaibigan, para sa last ban ng ating next gen. Let's see mga kaibigan kung sino nga bang ibaban nila dito for their last ban. Yes! Nako! Eto nga mga kaibigan. Uy, Alice ban. That's a very good ban mga kaibigan for the design ng ating next gen. Samantala, for better esports. Kasa kanilang fourth pick dito. Well, kulang sila ng isang tank in isang mage mga kaibigan para sa kanilang offlane. There you go, Harit pick for better esports. Samantala, fourth and last pick para sa ating next gen. Let's see mga kaibigan. There you go, Grok! At pwede sila mag-parse ha? Pero eto, nako. So this will be a gold lane fusion kung sakali. Pero parang they're aiming to get a core in MM mga kaibigan. Uy, Yudora na naman! Beautiful pick para sa ating next gen mga kaibigan. Samantala, for better esports, last pick, who it would be? Let's see mga katambay. Kaja, yes, Kaja pick para sa ating for better esports. So, eto na mga katambay, kompleto na ang ating lineup para sa ating game number 1 ng best of 3 series ng ating next gen laban sa for better esports. Simulan ka agad natin ang bakbakan in 3, 2, 1. Let's go! Baka na
Yes, let's go, let's go, let's go. Ito na nga tayo makatambay sa ating first game ng ating best of 3 series ng ating next gen laban sa For Better Esports. At syempre, dahil sa napakalupit na bakbakan to, sabay nyo na lang pag-download ng napakalupit na application na like ko, like nyo, like natin lahat na like ka up. And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV para sabay-sabay natin mabot ang ating road to 100K. Yes, let's go, let's go, let's go. At syempre, papakilala lang natin ang mga magigiting na players para sa ating both teams. Yes, next gen po rito, si Enzo ang gagamit ng ating Lunok sa Toru para sa kanilang link. Jedi naman dito ang gagamit ng Xborg, CJTD para sa ating Rock, at Sin ang gagamit ng Eudora. Samantala, for the side po ng For Better Esports, mga kaibigan, Bane ang gagamit dito ng ating Matilda, Johnny Curie para sa kanyang Pakito, Mickey, my waifu ang gagamit ng ating Claude, Dox naman ang gagamit ng Harit, at JC para sa kanyang Kaja. Yes, mga kaibigan, best of 3 series. So let's see, mga kaibigan, dito sa ating game number 1, kung paano nga ba, ano bang kayang i-offer ng isang next gen at isang For Better Esports dito sa ating bakbakan sa matala. Grack is running low, mga kaibigan, 45 seconds para lumabas ang unang turtle ng ating bakbakan dito. Pero puro pormahan pa lang ang nangyayari dito, mga kaibigan, tansyahan pa lang both teams natin dito. At syempre, for the core, just getting their farm. Pero napauwi nga rito ang isang Claude, mga kaibigan. Medyo mali yata. Nasa mali yata ang kanyang galawan nung kanina, mga kaibigan. Medyo na-delay tuloy siya ng kapirasong konti rito versus sa ating Link. So unang magle-level 4 sa kanya ang isang Link. Samantala, level 2 pa lang ang isang Claude. 19 seconds para lumabas ang unang turtle natin, mga kaibigan. So therefore, walang means dito ang ating For Better Esports to challenge this turtle, mga kaibigan. Cause Link is just a Claude is just level 3, mga kaibigan. 7 seconds away para lumabas ang unang turtle natin dito. Nako, medyo pakiramdaman na slow pacing ating laban, mga kaibigan. Well, in terms of late game dito, well, I always favor the lineup na merong Claude, mga kaibigan. Especially, mga kaibigan, core Claude. Pero, parang ano, it's a different story ngayon, mga kaibigan. Kasi, next gen dito has Eudora. Has Eudora and Lunok. So eto nga, mga kaibigan, kinukuha na ang ating turtle, mga kaibigan, ng ating next gen. There you go. First turtle nga going in favor ng ating next gen. Pero first blood going in favor naman ng ating For Better Esports. So parang palitan bigas lang naganap, mga kaibigan. No? In terms of gold dito, as you can see, tabladong-tablado, 7.3k gold for both teams natin. Talagang palitan bigas pa lang parehas na team natin. Eh, may ari taman talaga, may ibubuga talaga. At talagang kayang-kaya talaga, mga kaibigan, makipagsabayan dito sa nangyayaring bakbakan dito. At nako, eto, mga kaibigan, tansyahan lang muna both teams natin, mga katambay. Oy, lag din kayo. Nako, mukhang lag daw sila, mga kaibigan. Pero let's see, mga kaibigan, ha. Kasi medyo okay ang ating connection. So let's see, mga kaibigan. It seems like na may problema is internal. Sila ang may problem in terms of connection. Kasi okay ang connection natin dito. At okay ang ating ping. So eto, mga kaibigan, magkakagawan nga rito ng coin crop dito sa may bottom lane, mga kaibigan. 3 versus 2 situation. Pero nandito na ang crop together ng ating Matilda. This will be a 3v3 or 4v4 situation rather, mga kaibigan. Pero walang engagement na naganap, walang aggression na naganap. Kaya mag-aatrasan lang both teams natin. Medyo slow pacing talaga ating bakbakan, mga kaibigan. Tansyahan muna, pakiramdaman. Getting those early farm for both cores natin dito. At medyo nasa mali yata yan for the side ng ating next gen. Dahil they're doing a favor ang ating For Better Esports. Kasi nga sila dito ang may harit. At meron sila ritong Claude. So in terms of late game, nakakalamang sila. So dapat dito, mga kaibigan, next gen. Ako, rumarock and roll dito. Ito nga, Blazing Duet has been casted, mga kaibigan. And Eudora will fall down, mga kaibigan. Nako, nakapikop pa nga. Korpa, nakapikop dyan. Pero ito na ang Link, mga kaibigan, with a Templars of Blade. Apat na sulok, wasing-wasing dito, nakatakas ba? Wara mo, Bike Cloud, mga kaibigan, pero hindi siya makakatakas sa kamay ni Lunox. Grabe naman. Ang takbuhan dito, mga kaibigan, tumatakbo nga ating Lunox. Lunox running low with that queso di bola, pero tatlong mahabol sa kanya. Anong magagawa niya para makatakas dito? Mukhang makakapagsama pa sa hukay, pero hindi niya maisasama ang isang Matilda, mga kaibigan. 1-5 na nga ang ating scoreline dito, going in favor ng ating For Better Esports. Grabe naman ang pinapakita dito ng ating For Better Esports, mga kaibigan. Pero next gen, naka medyo nakukulangan lang tayo sa ikutan at galawan na pinapakita ng ating Link. Dapat early stage of the game, siya talaga ang nagbibigay ng tempo dito. Together na kanilang Eudora, pero nakita nyo naman, what a burst down
damage yan mula sa ating Eudora, but nako, sad to say mga kaibigan, Eudora will fall down as well. That is a 1-for-1 trade going in favor yan ng ating next gen. That is an offlaner for a support mga kaibigan. So medyo maganda ang nangyaring palitang bikas doon para sa side ng ating next gen. So matalat sa upline natin dito mga kaibigan, mukhang magkakabigay yung dalawang do, pero Xborg aatras lang. Turtle natin, kinukuha na. 3 versus 3 situation mga kaibigan. Grock running Lorito as well as Link. But Pakito as well, and Pakito will fall down mga kaibigan. Blazing Duet has been casted. Makukuha nga ni Grock ang ating turtle for the side and for better esports mga kaibigan. Link is running low. Isang one hit na lang, nakatakas mga siya. Summon Force has been casted and Eudora will fall down mga kaibigan. At wala na yata magiging sunod na casualty yan. Samantala Matilda rito, tatakas lang using his Matilda Airlines mga kaibigan. And he can walk away to safely. Yes, 3-7 nga po ang ating scoreline dito. And a 1K gold lead para sa ating for better esports. Ito na, mukhang nararamdaman isang Link mga kaibigan. Pero last instant, he has been casted. Wala ng piraga armor. Medyo delikado ang kalagayan ng Xborg. And Xborg will fall down. Pero bago siya mamatay, naisama niya sa hukay dito si Kaja, si JC mga kaibigan. That is a 1-for-1 trade. An equal trade-off. An offlane for an offlane. At medyo gumaganda ang takbo ng ating bakbakan mga kaibigan. So let's see mga kaibigan. Nako, medyo palitang bigkas pa lang. Wala pa talaga nakakalamang mga kaibigan ha. In terms of gold dito, 1K pa lang para sa ating for better esports. In terms of turret, think isa pa lang nababasag nila. Pero to, Claude is running low. Templates of Blade, maiilagan mga kaibigan. And mahihila pa si Link doon. What a turnover mga kaibigan for the side ng for better esports. What a clutch play there by JC sa kanyang Kaja. Nako, mahusay yung nagawa na yan mga kaibigan. What a play. Dito ang ating nasaksihan mga kaibigan. At yan na nga po, 5-9 na nga po ang ating scoreline going in favor ng for better esports. Grabe, akala ko mapapatay na rin si Claude. But still, a very crucial moment mga kaibigan. Eh nagawa nga niya makapag-isip na mag-blink out. Pero eto, spotted nga ang ating Lunox kaysa Dubola. Kinas niya na kaagad dito. JC, walang ulti. Hindi niya mahihila yan mga kaibigan. Samantala, top lane natin, nagbabalak pumasag ang ating Xborg, but Pakito is there to defend that tier 2 turret dito sa ating top lane. Yes, 7 minutes, 26 seconds into the game mga kaibigan. 7 seconds nga, lalabas ang ating last turtle for this game. Pero pwede nilang di kunin yan at maghintay ng isang minuto para maging Lord Jam. But I'm pretty sure, kukunin kagad yan ang ating next gen. Sila ang mas malapit dito mga kaibigan. Tatlo na kagad ang nakapwesto dito sa ating turtle pit. At mukhang hindi nga aabot ang ating for better esports. Ito na mga kaibigan, spotted sila ng Eudora dito. Eudora trying to buy some time mga kaibigan. Pero Blazing Duet, binitawan nga kagad dito with that last insanity mga kaibigan. Pero hindi yan masakit mga kaibigan. Circling Eagle has been casted dito. Eudora una tutumba, pero isama mo ang isang Matilda. Yes, tumba rito ang Matilda mga kaibigan. But Link as well. Nako, medyo tumalong yata ang kapirasong konti rito mga kaibigan. That's already a 2-for-3 3-for-3 exchange mga kaibigan. At mukhang may sasama pa ba? Wala na mga kaibigan. That is a 3-for-3 exchange going in favor ng for better esports. Claude do manage to survive. Isumama pa nga si Xborg doon na parang may gustong patunayan. Bakit mo inaapuyan doon ang ating Pakito? Kahit naman makritical mo yon, wala ka namang means para ma-pick up yun. Wala ka rin kasama doon. Bakit ka ba nag-aasim? Wala kang piraga armor. Nasa mali tayo dyan, Sir Chip. Nasa mali yung ganyang galawan. Nako, pakatatanda natin mga kaibigan, especially kung wala ka namang objective doon, ano yung pinaglalaban mo doon sa mid lane? Nasa mali doon, pwede ka naman dumepensa, pwede ka mag-tower hug, given the fact na critical ka at puno buhay ni Pakito. That is a useless foul, my friend. Eto nga, Blaze Duet has been casted, mga kaibigan. Eudora will fall down on the hands of Claude. At eto pa yata, mga kaibigan, pumasok nga rito, Matilda. Kes di bola, nakas na. Wala nang panakas siya. Nahila pa nga siya rito. And Lunox will fall down mga kaibigan. Samantala, Grock is running low dito mga kaibigan. Templates of Blade has been casted, pero ipantatakas lang yan. Delikado kalagayan ni Grock. Grock will fall down. Dalawang miyembro lang natitira ating next gen. At eto mga sa meron, last insanity, gagamitin niya ba? Medyo delikado yan pag binitawan niya mga kaibigan. Pero aatras na siya this time around mga kaibigan. Di na siya mag-aasim dyan. Nako, medyo malaki na ang kalamangan ng ating for better esports mga kaibigan. Yes, 8-16 nga po ang ating scoreline in a 4K gold lead para sa ating for better esports. 3 seconds away, lalabas na ang ating unang lord. At eto na mga kaibigan, I think for better esports, unang poporma dito at unang kukuha ng ating lord. But Grock is here
alam nila na magkakakuha na kaya syempre magkocontest sila. Pero Matilda, running low rito mga kaibigan, Piraga armor kompleto pa para sa Xboard. Nako, masakit ang last insanity, especially pag ganyang kalaki armor niyan mga kaibigan. So let's see, ito pakiramdaman lang muna mga kaibigan, Claude natin, making sure that he has the stocks in case na magkaroon ng engagement nga dito sa ating Lord Pit. Samantala, grak natin dito, naglapag na ng no ID, no entry. At wala nang magagawa yung mga kaibigan. Samantala, pakiramdaman tayo rito. Check push lang tayo. At wala pang engagement na nagaganap. Wala pa nagsisimula ng gulo dahil medyo ang mainip dito, talo. So mahirap to mga kaibigan, matihan to. I think the gameplay here para sa ating For Better Esports is for Kaja to pick off Ling. Yes, siya lang ang tanging ditong tina-target nila, or they can get that Eudora para syempre yung magic burst potential eh mawala na sa side ng ating next gen. Yung sa Lunox kasi medyo doable siya, hindi naman siya kagad makakapatay. Pwede ka pang maglakad dyan palayo para hindi ka mapatay ng isang Lunox. Pero sa isang ano kasi Eudora, burst magic yan mga kaibigan. Pag binitawa ka ng ulti yan, makakati ka dyan tulad nito. Pero nakatakas pa nga doon ating Claude mga kaibigan. He is running low. Grak Airlines dito, ginamit na pero hindi tatamaan ang ating Claude. Grak is running low. Ito na nga ang last insanity. Hindi tatamaan yan mga kaibigan. Flicker out ang ating Matilda pero abulin ng ating Ling. Grabe naman yung galawan doon mga kaibigan. Ito na nga running low rito ang ating Xborg mga kaibigan. And Xborg! Nako, makakatakas ba siya? Pero nagkakamali ka yata ng base na pupuntahan mo. Hindi mo yan base. Nagkakamali ka ng league ang pupuntahan mo dyan. And Xborg will fall down. Ling lang ang natira sa side ng ating next gen. At ito nga, mukhang magpupush na lang dito sa middle lane ng ating For Better Esports mga kaibigan. Dahil nga si Claude medyo malayo. So hindi siya makakapag-lord agad-agad dyan mga kaibigan. At tingin ko atrasan to pagkakuha ng tier 2 turret. Yes, matala Ling dito getting his blue buff mga kaibigan. Making sure na kaya niya mangulit dito at di siya maubusan ng energy anytime soon. In case na mangulit nga siya dito sa ating Lord Pit. And this is an enhanced Lord mga kaibigan. Medyo matigas na yan. Medyo kaya nang tumapos ang laban niya. Pero eto mga kaibigan, na-corner yata rito ang ating Grak mga kaibigan. Grak is running low. Pero Summon Force, tinipid pa ng konti ro ng ating Harit. Hindi pa nila binuhusan ng lahat ng skill yon mga kaibigan. Making sure na meron pa silang ibabato in case na pumasok ulit ang ating next gen to contest this Lord. Pero mukhang wala na silang balak mag-contest dahil ang ating Ling dito nakasegue na nga sa ating bottom lane. Last insanity! Nakagaw pa yung Lord mga kaibigan ng ating next gen. Although na-pick up nga doon ang ating Xborg, but that is a very good play mula sa ating Xborg mga kaibigan. Managing to take that Lord. Pero ito, Circling Eagle has been casted, Temples of Blade as well. Pero makakatakbo pa si Ling. Wala na siyang pantakas mga kaibigan. And Ling will fall down. Pero the good story there mga kaibigan, na-commit nga ng ating Kaja ang kanyang ulti. At eto pakito, running low mga kaibigan, nagkakabulan dito pero di siya abutan. Summon Force has been casted mga kaibigan, baksak na rito ang apat na miyembro. Grak na lang natitira para dumipensa sa side ng ating next gen. Pero ang problema rito, hindi naman sila makakapag-push dahil nga ang Lord ay nasa side ng ating next gen mga kaibigan. Kailangan nila dumipensa rito and Xborg is up na mga kaibigan. So meaning to say, hindi makakapag-push ang ating For Better Esports. What a beautiful game mga kaibigan. Across Fate, hindi lang nangyayari doon mga kaibigan. Twisted Fate. Tingnan natin mga kaibigan, clutch after clutch ang nangyayaring bakbakan dito sa ating game number 1. Napakainit ng ating laban dito mga Sir Chip. Grabe, maganda yung nagawa ng Xboard doon. No? Sayang kung nakuha yan ng ating For Better Esports. Tapos naka-pick up sila ng apat na miyembro. I'm pretty sure kaya nilang tapusin yun. Isang GG push yun. Tapos ang boxing doon. Tapos ang ML, Sir Chip. Pero hindi nga ganun nangyari. At muntik pa nga mabasagan dito ng tier 3 turret. Ang ating For Better Esports, isang one hit na lang ang kanilang top 3 turret mga kaibigan. Pwedeng-pwede ng backdoorin yan. And I think, nako, sino kayang pwedeng bumakdoor sa side ng ano, next gen? Halos wala kasi. Siguro kung meron man, di rin si Xborg, melee yan eh. Mahihirapan siya, lalapitan niya pa talaga. Pero eto mga kaibigan, Grak running low rito. Grak Express has been casted mga kaibigan. Samantala, Kaja, unang babaksak, Blazing Duel. Napakasakit mga kaibigan, 2 members down sa ating next gen dito. At mukhang magpupush na nga sila dito sa ating middle lane. Napakalayo ng 2 miyembro. Xborg dito, hinahabol pa ng ating pakito. And I don't think na makakapag-recall pa uwi yan. Samantala, Link natin, nagre-recall na. Pero mukhang he is too late mga kaibigan. Mukhang tower lock na ang ating For Better Esports. And there you go. Game number 1 will go in favor ng ating next For Better Esports. Yes, congratulations po sa ating For Better Esports for closing out that game number 1.
Pero this is a best of 3 series, mga kaibigan.